Ito na mga kapurman yung part 2 sa ginagawa nating bungalow house na Korean type yung bubong. At may layout ito na 7.5 meters by 6.5 meters ang floor area nito. At mayroon itong tatlong kwarto at mayroon din itong isang common CR at malapad na living room at mayroon din itong kitchen slab. Ang ginagawa natin ngayon ay nasa finished floor line na po tayo. So ang gagawin natin, flooringan muna natin bago tayo mag-pile ng mga hollow block. Kumbaga, kailangan naka-flooring na bago tayo mag-trabaho pataas dun sa kanyang mga walling at saka mga posti. Pagkatapos nating na-compact, naglalagay tayo ng gravel bed para sa ating flooring. At ang flooring dito ay may kapal na 3 inches at mayroon po itong mga kabilyada na malalayo lang po ang distansya, nasa 1.2 meters ang spacing ng ating kabilyada. Doon naman sa kanyang mga partition ay puro na po ito may mga pundasyon o wall putting at mayroon na pong pile hollow blocks na hanggang finished floor line. At yung mga kabilya, yung mga dowel ay nakausli lang pataas. At pagkatapos nating flooringan, doon rin natin itatapat yung ganyang piling na hollow blocks. Kumbaga naka-layout na dito sa ibaba bago kami nag-flooring. Kasi yung iba, akala nila yung mga partition ipinapatong lang namin sa flooring. Pero ang pagkagawa niyan ay mayroon na siyang mga pundasyon sa ilalim na nakatapat na doon sa piling ng mga division. Inuna namin yung flooring bago magtrabaho pa itaas para mas komportable yung pagtrabaho ng mga tao at wala masyadong sayang na simento. Kasi lahat ng mga nalalaglag doon sa flooring ay pwede pa nating makuha at ma-mix ulit at mailagay sa ating maibuhos sa ating hollow block. So natapos na nating flooringan at matigas na yung flooring natin, so nag-umpisa na tayo ng piling hollow blocks. Dito muna tayo sa perimeter at pagkatapos nito mga tatlong layer, so diretso na rin ito sa mga ibang partition. Kailangan sabay-sabay yung pag-angat ng piling hollow blocks natin para yung mga kabilyada ay pantay-pantay. Dire-diretso yung paglagay natin ng horizontal. Ang kagandahan dito sa una yung flooring mga kaporman ay iwas po din ito sa mga anay na nagmumula doon sa loob ng bahay. So kung mayroon man ding anay dito ay nasa labas na siya nang galing. Doon naman sa kung sa loob ay hindi na siya makakatagos doon sa flooring kasi wala na yung awang yun kasi nauna natin ginawa yung flooring. Tell me.
siya gid ang pinakagahi. Talaga, tadlong na gaw. Tadlong nga sa lansag, oy. Di pa na ibukukun gaw, lusot na no. Naipataas na natin yung mga wooling, mga kaporman. So pwede na tayo maglagay ng door jam. Ang style namin sa paglagay namin ay naglalagay kami ng maraming spike na mga pako dun sa hamba. Naglalagay din kami ng kabilya o isang kabilya dun sa gilid ng door jam. At dun namin wini-welding yun sa kanyang mga spike at kinukonekta namin dun sa kanyang horizontal na dowel dun sa kanyang wooling. At makikita nyo mga kaporman, wala nang nakabalabag na kahoy na nakakonekta doon sa kanyang wooling o sa piling na hollow block yung pinapako. Ito na po yung mga paraan namin para mabilis i-set up at saka hindi na siya gumagalaw. Ito kung makikita nyo mga kaporman, walang kahoy dyan sa mga, ano, mga gilid. Ito naman sa header ng ating bintana, ang ginagawa natin dito, hindi tayo naglalagay ng lintel beam. Ito po yung mga nakasanayan namin na trabaho. Naglalagay lang kami dito ng kabilyada na nakakonekta diretso sa wall. At mayroon din kaming buhos na nilalagay direkta na po sa pag-pile ng hollow block. Ang kapal naman ng buhos na nilalagay namin ay 2.5 inches. Okay na po yun. At saka yung mix ng ano, templada ng simento ay medyo espeso po ito para matigas siya. Matibay din po ito yung ganitong mga paraan. Pang mabilisan po ito na trabaho. At sa dinami-dami na nang ginawa namin ni isa, wala pa namang bumagsak. O sana po hindi mangyari yun. Sa mga kaporma natin na may planong magpapagawa ng bahay, bigyan ko kayo ng idea kung magkano nga ba ang dapat nyong pag-ipunan o gagastusin sa bahay na ipapagawa nyo. Gawin ko itong example. Katulad nito, ang floor area nito ay nasa 6.5 meters by 7.5 meters at may tatlong kwarto at isang CR. Ang nagastos na dito sa bahay na ito ay umabot na ng 250,000. So ganito pa lang yung itsura, 250,000 na po, kasama na po yung labor doon. Ayun mga kaporman, sana mayroon kayong nakuhang idea, kahit na konting idea, kung kayo man ay magpapagawa ng bahay. So abangan nyo po ang kabuuhan nitong bahay na to o ang susunod ko pa na mga videos tungkol sa bahay na ito hanggang matapos po, para malaman po ninyo kung magkano nga ba at anong itsura sa bahay hanggang matapos itong bahay na ito at kung magkano ang magagastos dito. Ito po ay actual na estimate mga kaporman. Malalaman nyo yung presyo at makikita nyo yung itsura ng bahay o ang laki, kung gaano nga ba kalaki at anong itsura sa amount na naipon nyo kung sakaling kayo ay magpapagawa ng bahay. At huwag po nating kalimutan na i-subscribe ang ating YouTube channel mga kaporman upang ma-update po kayo sa ating mga bagong upload ng mga video. Ito po si Porman Dudong at maraming salamat sa inyong panonood. Ingat at God bless sa ating lahat.